Magandang araw mga kaibong, ngayon ay naandito tayo sa MyKids at kasama natin si Sir Ken at si Miss Marta para mag-start tayo sa kanilang kwento. Magandang araw Sir Ken and Miss Marta! Unang-una sa lahat, paano ba nag-start ang MyKids at ano ang kwento sa likod nito? Nag-start yung MyKids sa pag-e-enroll ko nung online class bandang November. Kasi sa kadahilanan ng pandemic, nawala ng trabaho yung husband ko. Galing sa Manila, umuwi siya dito. So, napush ako na mag-aral ng mag-bake. Kasi nga, nasa bahay lang din naman ako. And ayan, doon ko naanuhan yung paggawa ng cakes. And by the month of February, ayun, doon ko natutunin gawin yung Mango Bravo. Which is your bestseller nga, sabi ni Sir Ken. Dahil si Sir Ken ay isa nating empleyado sa iyong enrollment center. Ayan, Sir Ken, ano bang masasabi mo at kwento mo, siyempre, na isa ka din sa party ng MyKids at Ayun, so first na, ang una namin talagang balak is, hindi pala balak, nagawa na namin is mga cream crackers, mga cookies. Kasi since I was working in Manila, nag-deliver kami dun sa mga co-workmate ko. So yun, nung umuwi ako, nagsabi siya sa akin na mag-enroll sa isang online class. Kumain naman ako, siyempre, yun. So yun, and from there, natuto siya mag-bake ng cake. So ako, support lang talaga. And eventually, ay naging business niya na rin mag-asawa, diba? Kahit sa work mo ngayon ay naging lagi niya na ngayon. Salamat po sa iyong. Ano ba yung mga naging challenges para makamit niyo or magkaroon ng MyKids? Una sa amin yung wala kaming sapat na ref. Hindi nagkakasya sa ref minsan yung mga order sa amin. Lalo na may mga resellers din kami. So minsan nakikilagay ako sa biyanan ko or maagang kinukuha ng mga reseller para hindi nakastock sa amin yung mga ibang cakes. Then yung sa pagdi-deliver, lalo na ngayon na may work na siya, nahihirapan ako na mag-isa, deliver, yung pa-order, gawa, deliver. Minsan yung solo akong gumagawa ganun. Tapos meron pang dalawang bata. Yes. Yun yung pinakamahirap. Yes, o diba? Siyempre, ngayon naman, alam natin na napaka-in-demand ng cake dahil kaliwat ka lang ay napakaraming nag-delay. Yes. Na hindi natin maiiwasan na magkaroon ng competitor. Pero siyempre, ano ba yung meron sa My Cakes na wala sa iba na? Sa tingin niyo, bakit maraming umu-order na customer sa atin? Siguro uniqueness. Kasi hindi lahat ng mga mo-order ng cakes mahilig sa mga sweets. Yun yung lagi nilang sinasabi na, yun lagi feedback sa amin na hindi masyadong matamis yung cakes mo. Oo, ganon. Sabi, tama lang. Tapos nagka-contrast daw yung sweetness ng mangoes. Ayan, dahil isa rin yung mga feedback ng customer natin na nagpapalakas ng loob natin. Diba? Bilang small entrepreneur, siyempre. Ano ba yung mga advice niyo sa mga nais pang magkaroon ng kanilang sariling small business and eventually pinipray natin na siyempre lumaki? Ano ba yung masasabi niyo sa kanila? May order o wala, push lang. Kasi may times na wala, may times na meron. Minsan kami din dumadating din sa point na halos walang order, halos 1 week wala. Pero diretso lang. Pasasahan ba dadami din yung mga customers niya, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Tuloy lang. Ikaw pa, Sir Ken, ano masasabi mo sa mga young entrepreneurs? Ayun, sa mga young entrepreneurs, masabi ko is tuloy lang dapat nila yung ginagawa nila kasi maganda yun. Saka huwag silang titigil, may orders man na wala. Tuloy lang. At huwag mawawala ng pag-asa. Kasi laging may pag-asa. Especially kayo mag-asawa ay dahil laging nagtutulungan upang siyempre makapag-deliver, makapag-bake si Miss Mike at na kahit nagtatrabaho si Sir Ken. Malaking bagay din kasi yung may suporta kayo sa isa't isa. Ayan, siyempre, di ba nag-deliver kayo? Saan na ba yung pinakamalayong narating nyo para mag-deliver? At saan na nakakarating ang mga My Cakes? Nung nag-start pa lang kami, ang mga umorder sa amin is puro sa nagkarlan. So, nakamotor lang kami. 12 boxes of cupcakes ng Mango Bravo yung dala namin sa nagkarlan. Then, may mga umu-order sa amin na dinadala sa mga ibang lugar like Tanay, Taytay, and sa Quezon. Pero buti hindi sila natapon, hindi sila na-deform. Diba mahirap talaga ang cake? Hindi siya na
okay lang siya kahit wala sa ref. Pero syempre iba pa rin yung pag ano, malamig yung cakes, yeah. Ganon. So yun. At hindi lang dito sa Laguna, balita ko dahil meron pang ibang lugar. Saan na ba yun? Saan na ba nakarating ang Maltese? Doon nga, sabi ko sa Taytay. Okay. Meron, Quezon. Tapos meron nag-order sa amin ng mga ganon. Doon, dinadala nila kapag may mga events. So, thankful naman ako nakakarating siya ng safe yung cake. At may mga reseller din kayong matutulungan, di ba? Siyempre, gusto nilang, kumbaga, kumita kahit na kayo yung gumagawa para makatulong din kayo sa ibang tao. Yes. It's good na kahit maliit lang, pero tama naman yung ginagawa. Oh, huwag muna kayong alis. Magbabalik pa kami. Fujidenzo Appliances is trusted by major businesses with the combination of excellent performance, long-term durability, innovative features, and maximum energy efficiency. Invest in high-quality appliances for your business. Fujidenzo, quality above all. Pep, sigurado ka na ba sa pintura mo? Nakasanayan na kasi bossing eh. Hindi lang dapat sa nakasanayan. Dito ka na sa Megaling. Davis Mega Grill, 500 white. Ito ang makatawan. Maputi. Hindi maamoy. Wow, maganda. Megaling talaga. Salamat bossing ha. Give me 5. Hindi, give me 500. Davis Mega Grill, 500 white. Ozan. Kaya pagdating sa pinturang puti, Davis Mega Grill 500 white lang. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang number one para sa... Charge ko to. Ayaw! Diba?
muna. Hindi namin naubusin ang pasensya nyo. Nagbabalik na kami. Ayan, ano bang mga step para makagawa tayo ng mga toppings sa Mango Bravo mo, Miss Maika? For the toppings, we need chocolate drizzle. Chocolate and drizzle? Mango cubes. Mango fresh cubes. Mango. Yes, fresh mango. And then, paano siya i-mix? We need whipped cream. Whipped cream. So later, Una, sa cake, we need the cake batter. Mix the egg yolks with oil. Ayan, yung egg yolks, lalagyan natin natin. Water. Ilang ml yung water usually? 150 ml. And sugar. And then you can mix all together. Ayan. Parang mininik pa lang, ay ang sarap ng tignan. Hanggang madissolve yung sugar. Para mag-dissolve siya, kailangan maano-mano. Pero yung usually ginagamitan mo naman siya ng mixer. Sa butter, hindi. Sa meringue lang. Sa meringue. Then, vanilla. Vanilla. 1 teaspoon. So yan, ganyan pala siya para ma-maintain natin yung lasa at yung texture ng salt. Natin. 1/2 teaspoon salt. Kailangan din ng salt para mas mabalance yung lasa ng nila. And flour. And yung ang sikreto para makagawa tayo ng ang gawa na natin dyan? Butter. Butter for? Sponge cake. Yeah, for sponge cake. And then para makabutay ng mango bravo. Ng My Cakes. Bakit pala My Cakes ang tawag natin? Bakit My Cakes ang pangalan ng iyong Facebook page? Sinunod ko lang siya sa pangalan ko para madali na rin. So, kaya pala siya My Cakes. So, madali nga man lang. Para ako din My Cakes kasi may din ang pangalan ko. Yeah. Pwede rin. Pero hindi M-A-I, M-A-Y. Papayag ka ba? Pwede naman. Kasi siyempre, the My Cakes original from you. And di ba na-inspired ka mag-bake kasi ng pandemic lalo. Nag-aral ka, sabi mo nga kanina. Yes, na-push akong mag-enroll online kasi nawala ng trabaho yung asawa ko sa Manila. Umuwi siya dito. And super in demand yung cakes. Yes, nung mga kahit saan. Halos everyday may nagbe-birthday. Mm-hmm. Kaya yun ang naisip kong gawin as a housewife din na dalawa yung alaga akong bata. Hindi ako makapag-work, kaya pinush ko mag-bake na lang. Aside from Mango Bravo, marami ka pa daw nagagawang flavor and then design din. Pwede magpa-customize ng cake. Yes. We also do customized cakes, mocha cakes, vanilla, ube, makapuno. Red velvet, pwede din. Yeah, pwede din. After nito, gagawin naman yung meringue. Meringue. Ano bang procedure na ginagawa? Doon natin kailangan yung mixer. Size ng iyong baking pan. 6 inches. Ayan. Ayan. Lalagyan na parchment paper. Para hindi siya dumikit doon mismo sa? Yes. Tapos salin yung butter. Salin yung butter. So, kailangan pala pag lalagay ng butter ay unti-unti lang yes. Mix together para hindi siya mag-lump, di ba? Pati para hindi matigas yung cake. Yeah. Pansin mo yung cake ng Mango Bravo. Ano, super soft. Ganun. Balita ko kasi before, napakadami ng umorder ng Mango Bravo mo. Nung Mother's Day. Yes. Ang dami daw order. Kahit nung nag-start kami,
puro cups, mga Bravo cups kami nag-start. Nakamotor lang kami mag-asawang deliver kami hanggang sa nag-carline. Wow, talaga 12, namang all the way nakarating kayo na nag-carline, di ba mga ka-ibo? 12 boxes of mga Bravo cupcakes ang dala namin sa nag-carline. Nakaka-inspired naman nun. Ah, parang ang sarap ulit mag-bake. Nakakamiss din mag-bake. Then, lalagyan natin sa cooking pan. Sa 6 inches, dapat half lang half para lang. Kasi para siyempre, naluto na yung oil. Bake na, aangat na siya, diba? So, sa isa pa lang gawaan natin, pag may mix, makakadalawang pan na tayo ng 6 inches. Pero usually naman, 1 cake lang siya. 1 cake. Ay, hindi. Pag siyempre, ito nagpapatan. And then, ano dapat ang heat ng oven? Siyempre, tatanungin ng mga ka-ibog natin yan na gusto mag-bake ng Mango Bravo. 150 degrees. Para hindi din masunog. Mm-hmm. At tamang-tama lang yung pagsasalang ng iyong heat. So, ngayon, ayan, ngayon naman, ilalayer mo yung ating Mango Bravo. Siyempre kung kanina gumawa tayo ng butter dahil natapos na natin i-bake. Anong susunod natin gagawin, Miss Maika? Assemble the cake. Ayan, a-assemble na natin ang ating... We need whipped cream and chocolate ganache. Chocolate ganache and whipped cream. Stick natin yung cake. So, ganyan. Para mag-stick siya sa baba, kailangan natin gabi. Oo, para hindi siya mag-move sa cake board. Ang lalag yung ibero. Nang whipped cream. Oo, lumamig na. Ayan, 600 pesos only, meron ka ng napakasarap na Mango Bravo from My Cakes, mga ka-ihong. Maraming salamat sa inyo, Sir Ken and Ms. Maika. Thank you rin po. I hope na na-inspired po ang ating mga ka-ihong sa kanilang panonood. Ayan, maaari nyo ba silang invitahan manood ng Ihong Radio? At syempre, ilike ang inyong YouTube pages. So, ayan, salamat po sa iyong and lagi nyo sumabay-bay sa Ihong Radio. Lahat ng episodes namin. So, ang dami makukuhang aral doon. And palike nung page namin, which is yung My Cakes. And Ihong Radio. And Ihong Radio. Yan ang Pilipino. Diba kasi itong mga Pilipino nagtutulungan eh, diba? Ay, at saka one thing din, siguro swerte kami sa mga kaibigan. Kasi nung unang pa-order namin, talagang ang daming sumuporta. Yes, kasi we need to support each other. Sige, bilang panghuli, maaari ba natin sabihin, Ihong Radio, yan ang Pilipino. Okay. Ihong Radio, yan ang Pilipino. Maraming salamat po. Ako po si Miss Maika.